I'm proud to say na nagamit ng Signal Ultra talaga yung Selena ng tama doon. Uh-huh. The concept of reach, I do think na yun yung kahinaan okay. ng brand esports. And if they try to exploit it pa, I think they will get success. But if brand esports bans it out, may na-open na hero na bago. Yeah. We have actually the draft ngayon. What can you say? Ano na ngayon yung mga, mag-iba ba yung tides ng ating draft? Or do you think same pa rin? Kasi there was an argument mula kay Sir Lex na hindi naman talaga sa draft or hindi naman talaga sa playstyle na mali ang brand. It's just their, yung pagiging massive lang nila. Nag-overextend lang sila. What do you think about that? Is banning. I mean, yeah, hindi talaga yung sa draft kasi they just go into the game of Signal Ultra. So sinasabi natin doon na if pumasok ka sa game ng Signal Ultra, which is late game, that is a massive capitalization kagad sa Signal Ultra. Mm-hmm. And first thing first, yung Brand Esport, never pa sila na nailagay sa sitwasyon na ganito. Totoo. Sabi natin doon sa MSC, yes, sa Airwolf, 1-1. Yes, doon sa last tournament sa Iconic, 1-1. But this is 1-2. 1-2. For the first time ever. And looks like tama nga si Lex and Doggy before. And hindi talaga nila ibaban sa Lina. So that is still open for Signal Ultra to pick up. And Grok has been picked for the first time in this series. D will have his hands on that Grok. Grok. At napaka-exciting. Kasi unlike before, hindi ito nagiging available for Signal Ultra. If you pair it with something like a Selena Dev, ang ganda rin naman ng synergy niyan for sure later. But for Brand Esports, na magkaroon ba ng konting change up with their pick? Or standard pa rin ba? Do you think that they will experiment din dito? Or they will give something new to the meta like what they usually do? Do you think? I think they will just still go for that strong pick. Strong pick lang. Ko, yeah, Kaja, I think. So yeah, they're going. Kaja na pala. Yeah, Kaja. And then the Tamos questionable pick kasi hindi naman sila agawan yan if ever na Signal Ultra. Right. So there go. Comfortable pick coming in from Tets. And yung kay D, grabbed by D. Every time na nakikita ko yan sa rank game, ito yung attempt nila. Baka mag, ano sila, invade. Invade yeah. agad. Strong point si Grok. I agree. Kasi yung Grok is laging pang-invade eh. Yes. You're seeing a lot of confidence from Signal Ultra kapag nagpipick sila dito. As in, dere-derecho. Yeah. Hindi sila nag-iisip. Well, Brand Esports, the tides have turned. Sila ang nag-iisip ngayon. Kasi match point na to. Match point. Delikadong delikado sila dito. Yung back-to-back championship na hinahanap nila. Baka matanggal sa kanila Signal Ultra. Yeah. And interesting dito is Signal Ultra will be having their Lolita. Now, comfortable sila. And then, syempre, yung Grok nga na nasabi natin dito. And then, considering pa rin naman ang Selena. Hellcurt. For Brand Esports, Hellcurt for sure is gonna be there. For Brand Esports naman, meron silang Lunox dito. Is this gonna be enough versus something like a Grok or Lolita? Or the overall draft of Signal Ultra? What do you think? So far, so Brand Esports, mukhang nagda-diverge sila from the game style in the previous games ngayon. They are now emphasizing back to the mage gameplay here. So, Yuji and si Coco. Si Coco pa pala walang hero dito. So, si Yuji and si Ribo yung kahawak ng Lunox and Kagura, while Coco will be going back to the Thamos again. So, okay. Ano yung titarang hero dito? Ayun, Akai ni Pain. I mean, kung sasabihin dito, like sinabi ni Sedex, hindi ever pang nakapasok ang brand sa gantong situation. Plus, ang game nila tinatapos nilang 10 minutes, di ba? Now, this Team Cup is oriented pang late game. So, kinuha nila yung Lunox pag may pang long range sila. But still, we have that Hellcurt. Pag nagpadilim si Hellcurt, pag nag-ulti si Lunox, hindi siya makakatama na kahit anong hero. Denied siya. Hard counter eh. Yeah. Yung yun. Yes. To add to that, kapag ka ginamit niya yung ultimate niya, it's technically 4v5. Yeah. And at the same time, if you think about it, he will have to force it. Kunyari, babak siya or haharap ba siya? That is the question. Kasi after ng ultimate mo, mapapasubo ka din eh. Mm. Toto. Very true. Now, this is the question, gentlemen. Magkakaroon ba tayo ng Game 5 or tapos na ba to? I want your predictions. Let's start with Butters. Who do you think is gonna win? New champion, Signal Ultra. Signal Ultra ang gusto dito ni Butters. How about you, Zendex? Signal Ultra din. Dahil na-pick yung Alice and na-pick din ni Grok. So this will be a really tough matchup for Brent. So Signal Ultra talaga. Signal Ultra for Zendex. How about you, Doggy? Based on the draft pick, Signal Ultra. Okay. But for me, I wanted to go 2-2. Okay. Ayokong umuwi lahat ng tao dito. Tama naman. Ngayon, I want 2-2. Brand Esports. Brand Esports, para kay Doggy dito, split para sa panel. Although the draft is semi-tilted towards the favor of Brand Esports. For sure, iba ang kwento niyan dahil iba lagi nagiging resulta ng ating mga laro. Let's go on to the game. Majin and Shinbu, take us to the game.
Maraming salamat, Wolf, at syempre sa ating mga panel. Let us witness history unfold. We are already in Game 4 of the MPL Season 2 Grand Finals. Eto na, magkakaroon ba tayo parang Shinbu ng panibagong kampiyon o makambak kaya ng Bren Esports ang Comeback Kings? At the worst. At the worst, meron tayong Game 5. Eto na talaga. In a very interesting scenario, we may have the MPL raise the banners of red para sa Signal Ultra dito, mga kaibigan. This is a very, very interesting series. At para sa akin, Kuya Shinbo, ang pinakapanalo dito ay ang audience natin. Maraming salamat at nandito pa kayo hanggang ngayon. 7 a.m. yung iba. Let's go into the land of dawn. Yaku as the Hellcurt, Tets as the Lolita Disenya, as the Alice D, as the Grok, at si Pew on that Selena once again. On the red side is of Bren Esports Squad. Pain on this Kaya, Rebo for the Kagura, Yuji for the Lunox, Hayes and Akai and Coco para sa Tamus. Masyado nga ba naging kampante ang Bren Esports dito na hindi na nila pinapansin yung lineup composition lagi ng kabila ng Signal Ultra? Masyado nga ba silang nag-focus sa ibang teams na nakashoot, may nahanap na formula ang Signal Ultra, which is in the form of the Alice and Selena na napipick off at nasusustain sila. Pero alam mo, pare, hindi lang katulad na pag-agree kay Doggy kanina na I really want to see this to a game 5. Who doesn't love that kind of series? Correct. Ano eh, Bren Esports is like a team that you can expect to adapt. Oo naman. Oo naman. So far, isa pa lang yung clear message talaga dito against Bren Esports na parang hindi pa nila na-figure out yung idea of reach. Yung idea na kapag sila nauunahan, ano ang mangyayari. Yes, yun. Yung nangyari nung game 2 tsaka nung game 3 natin. But what about this game 4? I mean, sila nga, yung sinasabi natin na team na pwedeng mag-adjust sa ganitong klaseng kahinaan. At kung pagmamasdan natin, parang Shinbu, yung Bren Esports naman ngayon, yung nag-opted to go for the pick-up composition, especially having the Kaya, Pain, nag-iba na siya ng strategy dito for 2 games. Hindi na Mino. For 3 games, laging Minotaur ang pinipili niya. Pero ayan ang sinasabi natin na kayang lumaban ng isang Selena. Early game, wala pang level 4. Pero meanwhile, here in the mid lane, nagkakaroon tayo ng onting rumble. Dito sa may bandang gitna natin. Of course, they can fully command towards this Sanya, lalo pat kung available din yung flowing blood niyan. Na ipakita yun against the Akai, pero no heavy engagement yet. Yaku is now at level 4. Pwedeng mag-clash dito sa bandang turtle. Pero here you go, Hayes will use that Hurricane Dance. First against ultimate Sanya activated, of course. Hurricane Dance yun, layered with the Dark Knight Falls. At ang bilis na burst na nagawa here against Yuji. Ginugulat ang Bren ngayon. Si Hayes ang magiging pa-bonus dito at nataya ni Disanya. Here comes the Cavalry. Meanwhile, nandito si Coco with the Champ Sleep, mga Bobby D. Pero si D.I. namumula din dito. Pumapana at ginagat ng 7 Lions. Bam! Three heroes will fall down. Yeah. Para sa each team. Para sa each team. So medyo patas tayo ngayon. Hindi lang medyo, kundi patas talaga naging sitwasyon dito sa may bandang gitna. Eto na naman. Napakaganda sana ng pasok ng Dark Knight Falls ni Yaku doon from the top lane. Kumbaga para siyang bumiyahe mula Baclaran hanggang North Edsa. Yep. Kuya Shin. Lakad matatag, getting the mid lane. Pero sabi ng Bren Esports, kung mabilis kayo, mabilis din kaming rumisponde. Yeah. Masyadong nag-overstay yung Signal Ultra after na mabitas nila yung isa. May tore pa kasing, may isa pang tore sa gitna. Could have opted to go back. Nakapita sila ng isa din. Chill muna. At dahil doon, umabot ang Bren Esports. Tabla ang laban natin. I'm actually trying to figure out the pattern here if ever maging parehas ito ng ating game 3. Kung saan nagkaroon ng away Pinoy, balibugan nangyayari, palitan talaga sila. Sino siguro yung makaka-step up or makaka-benefit at most dun sa mga ganung klaseng engagement, dun sa mga 3-4-2, 2-4-2 na mga exchanges natin sa early game. Correct. And I'm leaning a bit on Signal Ultra just because they have their late game check. At parang proto snowball kasi talaga lagi pagpasok ng mid game. Ang isang Selena, tsaka ang isang Alice. Pero si Disanya dito, medyo maganda ang naging kanyang gold output, especially having that 2 assists. Yep. Para kang nakikuha na rin ng isang kill niyan eh. Kapag dalawa. So pag pinagsama mo, pwedeng maaga kanyang item spike dito. And si Disanya, isa sa mga naging magaling na players nung game number 2 dahil
nakipag-1v1. Kaya Lord, level 2 Lord pa yun. Luminous, mga kaibigan. Also, you have to emphasize Rebo here. Already on the 2-0-0 KDA. That's gonna be receiving the full front of the Hurricane Dance. Pero dun sa pinakalikod, lumapit muna sila pa yun. Matataya nga ba sila Yuji dito? And Rebo is still alive. Isa niya activating that flow. Mukhang matataya ata si Rebo dito. Kahit gumamit pa siya ng Rosho Umbrella Flea, ay hindi siya nakatakas dito. Grabe yung Abyssal Arrow dito, pare, ha? Wala kay Pew. Nadidisrupt yung hila, yung Divine Judgment. Yes! Kasi, teka lang, naku, nayatap pa na. Nahuli talaga yung akay natin dito. Oh. Things are collapsing against Bren Esport. This is not even a close fight. Tets was able to walk out of that one with a sliver of health, and this turtle is just gonna be a bonus para sa Signal Ultra. Ang nangyayari, ladies and gentlemen, nung kumuha si Pain, yung kumuha si Pain ng Divine Judgment, may hinila siya, merong instant arrow kagad na kasunod. So, alam, malalaman din kasi ng si Leyna kung saan pupunta yung hila. So, sundan mo yun ang mana. So, predicted ng Abyssal Arrow, andali patama. Andali patama, disrupt yung clash nyo. Oo. Meron pa kayong paggabi mula kay Yaku. So, mahihirapan yung Bren Esports kumuha ng pick-up dito. Especially, kailangan mag-farm ni Yuji on that Lunox. Yes, masakit ang Lunox, pero pag walang item, Easy pick-off talaga. This is very surprising sa mga membro dito ng Bren Esports. Kakabati ko nga lang sa magandang 2-0-0 ni Ribu dito na naging 2-1-0 after that engagement into the bottom lane side. I think Bren Esports would have to go back into the discipline that they have developed. Nakilala sila mula season 1 and even in this season 2, they can still take the proper opportunity against Signal Ultra. Pero hindi rin bago to eh. Ganitong game 1, game number 2, ganito din eh. Parang ang nangyayari, Signal Ultra ang nag-early game. Oo. Pero ang Bren Esports in the bandang biglang may mimiki, di ba? Gets kasi nila yung rotation ng mapa. Kabisado nila kung kailan ang spawn nito. Yep. Kung may tore pa ba to. Kung yung fog of war, kabisado din. Pero eto, nahuli si Yaku. Nahuli si Yaku. There you go. Bren Esports knowing na merong mga hero sa mid lane. Go for easy pick-offs. Isa-isa lang. Wag muna natin i-team fight. But they're trying to figure out nasaan ang pwesto dito ni Desanya. They're doubting kung nasa may top lane side ba siya. Gonna be showing himself into the mid lane at may ispatan yan ng Tamus, mga kaibigan. You can also see this top lane inner chariot almost in kill range. Grabe yung pressure dito ni Yuji tsaka ni Pain kay Dio. Dalawang mages to up against a tank. Tore lang. Yeah, they have clear info kasi dun sa may mid lane side din. Kung sino yung re-responde dun sa may bandang top lane side. So mga kaibigan, actually, makikita nyo po yung objective take din naman dito ng Bren. And we are now looking into the items. Halos tiki isang core item for both of the teams. Kaya on that fleeting time, Blade of Despair. Yeah. Para dito kay Kuya Hellcurt and Lightning Tronchon, medyo masakit ang pwedeng burst damage sa Kagura dito. Burst type, parang Shin. Malapit-lapit na rin sa endless battle niya itong si Coco. And that's even a second core item because he got the Bloodlust Axe in first. Pero this will be the second turtle of the game na napunta na naman sa Signal Ultra. So meron silang extra buff na pwedeng makuha dyan pero hindi ganito kalaki ang kalamangan nila. This is just a 2K gold lead na pwedeng mag-swing ng isang clash. At nararamdaman ko ang mga katanungan sa ating isipan. Ano ang nangyayari ngayon sa Bren Esports? Not the usual sight to see. Kalma lang. Kung ikay sumusuporta sa Bren Esports, hindi lang tanong ang kailangan mong sabihin sa sarili mo, kundi ang mga statement na pagsabing tiwala lang. Yes. Kasi naman talaga yung Bren Esports na makikipabulit to, na kapag may mistake na nagawa yung kabilang team, they're out there to set the punish. Tama ka dyan, pero kung pagpapansinin mo rin kasi yung composition ng Signal Ultra, pero eto ang hila na mula kay Booster Yaku, pero nagpagabi siya dito. DPS ay di tama, pero ayun na sinasabi natin, Yabby. Say niya Wild Charge is just there to get the clean up, and even Yaku was failed to be destroyed here by Bren. 2-4-0 dito na ba papasok yung sinasabi nating isa sa mga magagandang heroes na pwedeng bumalik, which is yung hero ni D. Look at that, 1-0-5. Halos lahat ng clash ay nandoon si paring D natin. Favorite niya rin tong Grock. Yeah, nakakapagulat mga kaibigan. Actually, ang lapit na nito. To that winning moment ng Signal Ultra. Sa totoo lang, kumakatok ka na already doon sa inner top lane turret natin dito. In a moment's time, pwedeng inhibitor turret na tinutulak dito ng Signal. Pero parang wala pa rin kaba, ladies and gentlemen, ng Bren Esports. Oo. Kasi sila pa rin ang nagdidikta kung kailan ang gera by the means of the Divine Judgment ni paring Pain. Pero tignan natin dito, dahil ang nangyayari, si Signal Ultra, ang gaganda ng responde. Yep. Nahihirapan yung Bren Esports makakuha ng lusot. Para silang lulusot sa buta.
lalampas ng karayong lagi. You can even see he's actually holding heavily doon sa power of nature niya, making sure na hindi yan basta-basta ma-waste din. Tama. Sa mga frontline dito ng Bren Esports, he wants that power of nature full channel landed sa mga squishies ng Bren. Medyo, patience is a virtue is the name of the game para sa ating game number 4. And I can sense na wala na nga talagang humihinga dito Athena Shield for Pain just to give that extra sustainability kapag mahihinain siya. Coco really needs to step up his Tamos game. Isa siya sa mga nag-malupit gumamit niyan. Pero pwede naman manggulat talaga si Coco dito. Lalo pa Tamos din yan, mga kaibigan. Hey, he's gonna be diving in with a Hurricane Dance without any turret to protect him. Yaku almost in kill range, but a mega kill landed here by the Alice na napatay si Yuji. Sunod yung kaya, dalawa na yung members dito ng Bren Esports na mawawala. Make that the third one, make that the fourth one with the Tamos being done. Ladies and gentlemen, it's just only Rico standing in front of Signal Ultra. This is too much. They're going for a push. I need the turret. Masyado silang na-excite! Huwag ka ma-excite! Pero eto, may nawala mga kaibigan. Bren Esports, di lang natin nakikita ang Detamers, pero medyo matagal pa yan. Kalahati na ang buhay dito ng turret. Look at the top lane, pare. May mga buhay pa. The Detamers are enough. The Detamers are enough. Napakalapit na ng championship para sa Signal Ultra. Humihinga pa ang Bren Esports. Dug-dug. Dug-dug. Parang ganun eh. Oo, man. Grabe! The burst output doon sa skill, pa, eh, sa ultimate ni Desenia with the maximum stack of the Clock of Destiny at eto na ang perfect item. Oo. Yung Winter Truncheon para sa isang Alice, parang Shinbu. Alam mo, parang Manjin, hindi ako naniniwala na ganitong paraan babagsak ang isang kampiyon. Piling ko malayo pa to. Tandaan mo, Kuya Shin, kapag ikaw ang nasa pinakamataas, mas masakit ang pagbagsak mo. Ay, totoo yan. Mas masakit. Totoo yan. Pero totoo ang leksyon, ang leksyon napupulot lang pag nasa sahig ka na. Tama ka, tama ka. Ayan, diba? Kaya nga sahig yun eh. Oo nga eh. Doon mo naman talaga pinupulot. Mahirap magpulot kapag sa bandang taas galing. Oo, tama ka dyan. Well, tingnan natin, ladies and gentlemen. Nandito na ang sayo na ginagawa ng Signal Ultra Around the Lord. Kita naman ito ni Pain, mga kaibigan. And of course, one of the crucial initiates dito ng Bren Esports was of that Kaya. Tingnan natin dito, Lord. Umaamba. Yaku, tumutunog na. Tumutunog na. Ibibigay ba ito? Half health, ang buhay ng Lord. Mga kaibigan, malapit na si Ings, malapit na si Pain. They can take this fight. Malaki na bawas dito, pero inunahan si Pain dito at kinuha ang talon. Shadow Ridge coming in. Mula kay Yakov, binati si Ings dito ng Abyssal Arrow, mga kaibigan. Lunox in range. Yuji is also close to the Lord. This is a 5-on-4 clash, mga Babidi. Si Yuji namumula dito, pero sa bandang kiri si Pari Coco. Lord ang kanilang target. Decide na namumula. Will activate that ultimate. Pero, nako, abos ata ang Bren Esports. Look into the minimap. Yeah. Yung Winions, mga Babidi. Grand Lord Lava, activated by Coco dito. Mahapdi yung ano. Tapos na yan, mga kaibigan. Kinagat, si Desanya. Hindi makalapit, mga kaibigan. Coco kumakagat lang. Kinagat ng 7 Lions. Kagat! Kagat! Ay! And that's gonna be Coco. He's totally doing it. Even Haze is able to survive. Forcing the flicker out mula kay D. Tensi is there. Binigyan ang payong ni Ribo. At pwede gumarap si Ribo dito. Grabe, Desanya, si ano na? Ay, Coco! Desanya, ano na? I'm in love with the Coco. Mga kaibigan, Bren Esports is holding on to this game 4. Hold the line! Hold the line! Bren Esports! Hindi, oh, walang no choice si Desanya. He has to be contributory din para sa laban yun. Wala siyang no choice. Wala siyang no choice. Pwede na sana siya mag-recall, pero hindi rin pwede. Kasi alam mo yun, malaking bagay eh. Kahit makapag-guide ka lang kahit ng konti, gamit yung flowing blood. Lagay ka lang ng mga bilog-bilog eh. Lagay ka lang mga sagu-sagu, pwede na. Pero hindi talaga siya pwede lumabit. Sinabi natin, si Coco kailangan niya mag-step up. Eto na. Oh my na-reach God. Niya na to point of no return na isang kagat niya na life steal is real. Kumbaga ala Diablo yung ginawa niya doon, Weshin. Yun lang si Hayes, mga ganyang klaseng pasukan. Ang dali mo mabatihan dito ng Abyssal Arrow. Alam mo, tama naman. Pag tinamaan ka talaga ng Abyssal Arrow. Pag tinamaan ka kasi may hit ka, tandaan yan. Pero, pag napigilan ka every step counts. Totally. Sa ganitong laban, totally. Sa tingin ko, bawal silang pasmahin
Bawal silang pagpawisan. And the makings of a champion, ladies and gentlemen, hindi rin biro yung premyo na kanilang pinaglalaruan dito. Yaku, that's gonna be a Dark Knight Falls force out. Pero may movement speed si naman kay Yaku. Huli ang mage dad natin Nahuli dito. Nahuli si Yuji Boy, pare Koy. Pero eto, si Disenya, tamang stand dito. Kalabasa technique. Koko! Pinabahan si pare Koko. Wala nang medyo makuna dito para sa side ng Brand Esports. Pero eto ang semi-umbrella open para kay Libo. Mamba out sa mga teams. Here comes the Soul Eater. Dash out para kay Few. Okay, 5-on-3 engagement. Yeah. What will Brand Esports do? Alam na rin ng Brand Esports na kailangan nila ipamigay na lang yung Torre Inner into the mid lane. If they want to protect these inhibitor turrets, maybe at worst, lose an inhibitor turret themselves. Reboot to the front line. Lalapit yan. Pero sa top lane side, nag-check si Few. Tsaka si Yaku dito. Disanya also the ultimate lane. Ladies and gentlemen, we are nearing the championship moment kasi nagpupush din. Mismo yung minion wave dito sa base. Wala lang intro. Tatapusin ang signal over dito. And ladies and gentlemen, your champion for the LPL Season 2 ay ang Signal Ultra! Redemption play! The revenge of the fallen! Everyone! Sumigaw at itas nyo ang inyong mga kamay! Signal Ultra! That's Yaku Few! D! Mga kaibigan! Oh my G! Disenya! Oh, ibang klase! Disenya making that play as well in that final moment. Oh wow. My! Sulit na sulit! Nasa pangalan nila, Parik Shinbu! Signal Ultra! Ultra Form! Oo. At hindi lang Bren ang malakas. Totoo yan. Signal Ultra defying the odds. And that is history unfolding here at the MPL Season 2. A new champion, ladies and gentlemen. Pinakabagong kampiyon. Oo. Signal Ultra. Kakaiba, mga kaibigan. Kakaiba, mga kaibigan. Bago natin ipasa, nais namin kayong pasalamatan. Isa pong karangalan. Makapag-shout ka sa inyong lahat. Ako nga pala si...